confirm, si AJ Raval ay nanganak na. Yung paglalaylo mo, sa palagay mo, hindi ano yun, sa karir mo? So, ang iniisip ko na lang po, para sa akin, like, ito pong pag-aaral, so, hindi ko po alam kung para sa akin, at least in writing po. Philippine Showbiz. Matagal na ang issue na buntis si AJ Raval at ang sinasabing ama ay ang rumored boyfriend nitong si Aldor Abranica. Ito ay simula nang tanggihan niya ang role sa Scorpion Knights. Ang dahilan niya noon ay mag-aaral umano siya. Aniya, ang plan ko po is mag-enroll po this year. So parang magli-lay down po muna ako sa pagpapasexy. Mag-aaral din po muna ako. Dagdag pa niya, gusto ko rin pong magpaganda ng katawan. Gusto ko po mag-workout, magkaroon ng goals sa pagpapaganda ng katawan para mas lalo akong maging confident sa pagpapasexy. Ito ay ayon sa kanyang interview noong April, taong kasalukuyan. Subalit simula naman noon ay hindi na siya tinantanan ng intriga. Lumabas ang balibalita na ang dahilan daw ng pagtanggi nito sa role ay dahil buntis daw ito. Ayon pa sa kilalang kolumnistang si Nanay Christopher Min, natotoo umanong buntis si AJ Raval. Ayon daw ito sa kanyang source. Aniya pa, napupusta umano siya ng 100% dahil totoo daw talagang buntis ito at talagang mapagkakatiwalaan umano ang kanyang source. Kumalat naman ang balita na ang umanong source na tinutukoy ni Christopher Min ay mismong ang ama ng dinadala ng aktres na si Aldor Abranica. Samantala, nitong November 27, 2022 lamang, ibinalita sa online show ni Oji Diaz na kumpirmadong nanganak na nga si AJ Raval. Nanganak daw ito sa isang ospital sa Pasig, habang si Aldor naman ay naghihintay sa labas ng ospital. Narito ang buong detalye. May nag-confirm na si AJ Raval ay nanganak na. Ha? Di ba nga hindi daw siya buntis? Yun nga, naloloka nga ako dyan. Oh. Di ba yung unang balita, si Ate Christy Fermin? Oh. Yung nagbalita na si AJ Raval ay konfirmado na buntis. Oh. Tapos, pinatotohanan pa ito ni Ate Christy dahil lang alam ko, si Aldor ang source. Ha? Si Aldor ang source. Oo, pero ito yung mariin pinabulaanan ni AJ Raval. Diba? Matatandaan natin, napakita pa ng mga pictures. Mga bikini picture. Bilang patotoo na hindi siya buntis. May mga appearances pa siya na, diba? Uh-huh. Although, hindi hapit yung damit niya. Uh-huh. Dahil nga, diba, nakasuit siya yung huli natin nakita, diba? Uh-huh. Nakaparang suit siya na medyo maluwag. Uh-huh. Pero, hindi naman super laki yun siya. Kasabay nga nito, yung pag-deny din ni Jeric Raval na buntis ng kanyang anak. Yes! Dahil halos araw-araw na sila magkasama sa condo na kanyang titiran. Mm-hmm. O, dahil ganun sila ka-close ni AJ. Mm-hmm. So, ito naman, kaya ako ay nagugulimihanan. Ano bang paniniwalaan natin? Itong source natin na sinabi na nanganak sa isang payak na ospital sa Pasig, itong si AJ, na nung idating doon ay nakatakipangmukha. Mm-hmm. Pero, hindi siya dun sa delivery room. Nag-deliver. Saan? Ni room in lang. Ibig sabihin, doon na lang kung saan siyang room, doon na lang isinagawa daw yung kanyang delivery. Oo. Habang si Aldor Abranica daw ay nandun sa labas ng madaling araw noong November 19 na nag-aabang sa labas kasi nandun siya sa loob ng sasakyan, naka-face mask, hanggang sa eventually malaman ng ating source na ayun, si Aldor ngayon kasi tinanggal na ang face mask. Si Aldor ngayon nag-aabang sa labas. Oo. Tapos, agad-agad naman daw, pagkatapos makapanganak, ay inilabas na. Ang ginamit daw na apelyido nitong si AJ ay Alvarez. Ha? Bakit Alvarez? Eh, Raval siya. O, sige, yun na lang sa'yo masunod. Kasi gusto mo yun. Yan na, Raval lang. Hindi, Alvarez. Kasi yun ang apelyido ng kanyang nanay. Tapos, ang claim daw doon ni AJ ay kaanak nila yung doctor. Kaya pagpasok doon sa emergency room, dire-diretso na sa room in. Sa room na lang. Oo, kasi nga, may mga, siyempre, may mga outpatient pa rin doon, di ba? Oo. Sino ba yan? Sino ba yung babae na yun? Ba't nakatakip ang mukha? Ay! O yun daw. Ay, nakatakip pala na yung mukha. Eh, paano nalaman si AJ yun? Eh, yun nga. Kaya na-identify na si AJ yun kasi yung tattoo sa dibdib. Ha?
ano, mamaya walang tattoo sa dibdib si Edge. Ayan. Kaya chinecheck ni Loy ngayon, oh, yung tattoo sa dibdib. Buti na lang, hindi nakita yung tattoo sa puwet. Ha? Kasi may tattoo rin siya sa puwet. Oo, diba? Meron nga. Baka meron din sa keps, ha? Ha? Nakakaloka. Nakakaloka. O, yun. So, oo. Hanggang sa ma-prove nila na si AJ Raval daw yun. Bukod sa tattoo sa dibdib. Pero nai, ang galing. Paano na itago yung chan? Oo nga, no? Baka maliit lang daw magbuntis. Tinanong ko rin eh, baka maliit lang daw magbuntis. Hmm. Oo. Eh ano yung anak, Nay? Babae o lalaki? Basta tao. Ha? Hindi nga. Sure ba yung source? Tao. Alam mo, hindi ko natanong, tulog na yan. Hindi, basta nang anak na daw. It's, eh, dalawa lang naman pamimilihan niya, boy or girl. Oo nga, no? Ibigay ka na nga, bakit nga ba kailangan pa nilang itago kung may baby na sila? Eh sila naman talaga, alam naman na ng mga tao. At saka lalabas din naman yan eventually. Oo nga. Oo, siguro may case pa yung annulment ni Aljo at ni Kylie. Eh kasi syempre, medyo makakasama yun pag nalaman na buntis si AJ, di ba? Yun. Anyway, eh nakakaloka naman to dahil dininay na ito ni AJ. Tapos ngayon naman ay may lumabas na siya ay nanganak na. Oh my God. Pero syempre, eh sa amin dito, mahirap naman ano, kung maniniwala kami agad. Eh I'm sure, lalabas din naman one day si AJ para iklaro ito. O baka kung totoo man na siya ay nanganak na, eh ipaliwanag din niya sa atin bakit niya itinago. Siguro may mga proyekto pa siyang gagawin. Ayaw niya masira. O kaya may mga endorsement siya ayaw niya masira. O kaya meron siya mga provincial shows na ang kaya sa kinuha dahil sexy star siya. Oh. Eh syempre, pag ano yan, sexy star, tap buntis, magsoshow. Diba? At in fairness, hindi na halata. Oo. Dahil last ng August sa TV Patrol, diba? Oo. O, nandun si ano, kasama niya si Jerry Caval. Pero medyo maluwag yung suot niya. Maluwag yung suot. Nakakaloka talaga yung kwentong to, Nay, no? Kasi di ba parang a few days ago naman, may mga lumalabas na mga article na baka may possibility magkabalik pa itong si Alger at saka si Kylie Padilla, di ba? Oo. Pero alam ko nakamove on na si Kylie din. Baka yung win-work out na nga talaga nila yung annulment. Kung sakali man na siya nga iyon at nanganak na nga siya noong November 19 or 18, at least, well, hindi totoong chinugs. Yes. Diba? Itinuloy. Itinuloy. Oo, ayan. So, pakinggan natin sila kung meron naman silang gustong sabihin dyan. Mm-hmm. Okay? Aabangan natin yan. Correct. Philippine Showbiz.